Hi guys! Kamusta po kayo? So ngayon lang ito nakapag-vlog. Sana okay lang kayo. At ang content natin ngayon ay, dahil maraming mga nagtatanong sa comment section, pwede ro ba nilang pakainin ang aso nila or ang mga Belgians nila ng kanin or ng rice? Isa pang tanong, meron daw 2 months old na Belgian. Nakakakuha niya pa lang. Pwede na ro ba itong pakainin ng rice? So samahan nyo akong sagutin lahat ng mga tanong na yan. I-share ko sa inyo yung experience ko tungkol dito sa mga dog foods at sa mga feeding method natin. Pero bago yan, open ko muna to. May padalang package sa akin. Yeah. So guys, kung napapansin nyo, mahilig ako talaga sa mga band shirts. Ito, band shirt din tong suot ko. So nabili ko to sa online galing kay Ma'am Gracie Nash. Siya yung nagbebenta ng mga band shirts na authentic US print. From Hot Topic. Ito, ganda o, Green Day o. O, diba? O, so guys, simulan na natin. So, experience ko sa aso ko, share ko lang sa inyo ha. Nakuha ko yung aso kong si Bella nung siya ay 2 months and 2 weeks old. Ang pinapakain sa kanya nung nagbreed na si Sir Dennis ay yung dog food na sinasabi nilang maalat daw. Tapos, medyo oily. Kasi pag hinawakan mo siya, oily talaga yung dog food na yon. Ayoko na lang magbanggit ng any brand ng dog food. So yun yung kinakain niya. Then hanggang 3 months, yun yung kinakain niya. Napansin ko, may mga rashes siya dito sa may tummy. Maraming mga, yung mga butlig-butlig. Then nagtanong ako sa kapitbahay namin na si Kuya Egay. Ayan, shout out Kuya Egay. Sabi niya sa akin, itry ko daw na pakainin ng ano, ng top breed, puppy. So that time, talagang bala ko na rin siyang pakainin ng top breed kasi mas mura to. At syempre, hiyang-hiyang lang rin naman yan. Wala, para sa akin, wala naman sa presyo ng dog food kung hihiyang bang aso mo. Kasi minsan kahit anong mahal ng dog food, pag hindi hiyang ng aso mo, hindi gaganda yung katawan niya or magkaka-rashes siya. So ayun nga yung naging problema ko. Kaya nag-switch ako from yung dog food na maalat daw to top breed, puppy. Top breed, baka naman, di ba? naging maganda naman yung result kay Bella, hiyang niya naman, okay naman yung katawan niya. After ilang weeks niyang pinapakain ng top breed, nawala yung mga rashes niya sa katawan. Then ang nangyari, nung nag 6 months siya, medyo wala na siyang ganang kumain ng pure dog food. Kaya ito yung pagkakamaling ginawa ko. Pinakain ko siya ng ulam, rice, tsaka dog food. Na mali pala dapat yun. Meron akong ginawang video, yung feeding routine ko, na hindi ko naman expect na aabot pala ng 100k above yung magiging views niya. Nag-disclaimer naman ako dyan kung ano yung mga sinabi ko tungkol dyan. At ngayon, iko-correct ko yan. Unang-una po pala, mali na pakainin ng mga savory foods yung aso, kagaya ng mga ulam, toyo, patis. Yung mga maalat, masama yan sa aso natin kasi sensitive yung kidney nila. So nung nag 6 months yung aso ko, ang kinakain niya na nga ay yung mga sanay-sanay siya sa ulam. Ang problema, for example, ito yung taste standard niya. Dog food, kumain siya ng rice, kumain siya ng mas masarap na ulam, kumain siya ng adobo, ng kare-kare, ng Bicol Express. So ayun, naging problema ko naman sa pagpapakain ng ulam sa aso is naging sobrang maselan yung aso ko. May mga time na minsan yung ulam namin hindi pwede sa kanya. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng toyo. Toyo, rice, at dog food, which is mali pala. Huwag niyong gagawin yan, guys. Advice ko sa inyo. Minsan naman, naubusan na kami ng rice, pinapakain ko siya ng pure dog food. Ayaw niya rin. Nung time na kumakain ng ulam yung aso ko, sanay siya sa masarap. Kapag ang ulam namin ay, for example, chop suey, o kaya pakbet, ayaw niyang kainin. As in, ito yung pinaka-ayaw ko eh. Yung kapag binalikan ko yung pagkain, yung dog food binibili ko tapos nasasayang lang. Yun ang pinaka-ayaw kong nakikita kapag sa feeding routine. At nag-decide ako na pakainin siya ulit ng pure dog food. Sa mga gustong malaman kung paano ibalik yung from table food or ulam, ibabalik natin sa pure dog food. Vlog 31, yun yung content ko kung paano ko ginawang ibalik siya sa pure dog food. Yung mga tanong dito na totoo bang bawal or masama ang rice para sa mga dogs natin, hindi po masama. Dahil kinonfirm ko na rin to kay Doc Jai. Shoutout kay Doc Jai tsaka kay Leo. So nagtanong ako sa vet kung talagang masama ang rice. Ang sabi niya sa akin, case to case basis, yung mga asong ginagamot nila na nagkakaroon ng sakit sa kidney, yung iba kasi halos talagang pure dog food lang rin naman ang kinakain. Yung iba nag-rice, ganyan. So parang oo, siguro nakaka-apekto yung mga savory food sa kidney, pero ang rice parang okay naman daw, sabi niya. Kasi ang diet ng mga aso natin dapat balance. Protein galing sa dog food, then yung carbs galing naman sa rice. Pero ito pa yung isang tanong, kailan daw ba dapat pakainin ng dog food ang rice? Ay,
Hindi. Kailan daw pa dapat pakainin ng rice ang ating mga alaga? Ang sabi sa akin ni Doc Jai, hangga't hindi raw nasasawa yung aso natin sa pure dog food, huwag muna nating pakainin as much as possible. Dahil ang pagkakaalam ko po, kagaya ng at ng mga Belgian, German, yung mga large breed, mga working dogs, kailangan nila ng high protein diet. Habang mga tuta pa to or mga puppy, pakainin natin sila ng pure dog food. Or kung gusto nyo, pwede kayong magpakain ng chicken breast, ilaga nyo lang daw, pakuluan nyo lang yung mga ground beef. Kasi tinanong ko rin kay Doc Jai kung maganda bang mag-raw feed. So, hindi ko pa naman natatry, pero ang sabi niya lang sa akin, mas maganda raw, pakuluan muna yung beef or yung chicken breast kasi pwede raw magkaroon ng salmonella bacteria. Ayun, tama ba? So correct me if I'm wrong, comment down below lang po para sa mga nag-raw feed. Kapag daw nag-raw feeding tayo, kailangan nating i-deworm yung ating mga alaga every month. Pero kapag ang diet naman ng ating mga dogs ay dog food tsaka rice, kahit na every 3 months natin i-deworm itong mga alaga natin. So based on my experience, nagkaroon ako ng idea na sa ngayon, ang pinapakain ko kay Bella, wet na dog food plus rice. So yun lang, ngayon hindi naman napihikan si Bella. Tara, pakita ko sa inyo kung ano yung ating feeding routine na gagawin. Let's go! Ipapakita ko sa inyo itong kanyang feeding routine as of today, December 1. So ang papakain natin sa kanya ngayon ay rice and dog food. Para sa akin ah, yan yung pinaka-best na magandang ipakain sa aso natin. So in-explain ko naman sa inyo nung una kung bakit. Yun nga, based on my own experience lang naman to. Top breed puppy yung pinapakain ko sa kanya. Ayan. Ito. Ayan. Si Bella ay nasa 20 to 25. 1 year na siya. So at least makaka 4 cups a day dapat. 4 cups, 2, 4, and 3 fourths. Ang pinapakain ko sa kanya until now, top breed puppy pa rin. Wala namang kasing kaso yon kung puppy. Mas mataas lang yung protein content ng puppy kesa sa adult. Walang problema kahit na 1 year up na yung aso, pakainin nyo pa rin ng puppy, okay lang yan. Tsaka tips ko sa inyo, pag bibili kayo ng dog food, tignan nyo mabuti yung expiration date kung kailan. Ayan, June pa yan, 2022. Top breed puppy, top breed Philippines, baka naman. Dahil nakalagay sa may serving suggestion ng top breed na at least 4 cups a day, dalawang beses ko siyang pinapakain. Kaya every meal dapat maka 2 cups siya. Pero dahil hinahaluan ko ng rice yung pagkain niya, ang gagawin ko, 1 and a half lang. Ito yung ginagamit kong cup. Ayan, 1 and half. Ayan, 1 and a half na cup ng dog food plus rice. So hindi ko naman araw-araw itong pinapakain ng rice. Every other day lang siya. Or minsan sa umaga lang, sa gabi, pure dog food din. Palambutin lang natin ng konti, konting tubig, tapos lagay natin yung rice. Bella, Akam? Sit. Okay. Sit pretty. Stay. Ay, hindi. Haluin ko muna pala. Yan, haluin muna natin. So guys, nung time na kumakain ng ulam tong aso ko, hindi ko to napapakain ng pure dog food. O kaya hindi ko to napapakain ng dog food with rice. As in, may gusto niya talaga ulam, mataas yung standard na to. Gusto, Bicol Express, tsaka kare-kare. Sit. Stay. Bark. Sit pretty. Stay. Oh, go! Yan. Yan ang kinakain ng aso ko ngayon. So, para sa akin, yan ang best way na ipakain sa mga dogs natin. So, iba-iba rin. Yan yung prefer ko. Pwede nyong gayahin kung gusto nyo. Pero ako, hindi ko na talaga advice na pakainin ng ulam. Kasi mga savory foods yung mga yon. Hindi pwede sa aso yung mga savory foods. Kasi sensitive yung kidney nila. Kaya mas maganda ganito lang ipakain. Protein galing sa dog food. Then, carbohydrate galing sa rice. Kain! Go! Yan, medyo tinatamblay-tamblay pa kumain eh. Oh. Pero ubusin niyan. Para po dun sa mga gustong malaman kung paano ko naibalik yung aso ko from table food, from ulam, ibalik sa pure dog food tsaka sa rice and dog food lang. So panoorin niyo po yung vlog ko. Ilalagay ko sa baba yung description.
Kung mapapansin nyo nga pala guys, nilagyan ko ng ano dito, ng harang to. Kasi kapag umaga yung araw, nakatutok dyan. Ayoko namang nainitan yung aso ko. Tapos dito rin sa kabandang gilid, ayan, nilagyan ko rin ng yero yan dyan para hindi mainitan. Good thing nga, meron ditong ano eh, may, ewan ko ano tong puno na to, mangga ba to? O may mangga dyan, at least pag umaga, hindi masyadong nainitan dyan sa park na yan. Kasi inaharangan ng mangga. Ayan, malapit niya nang maubos yung pagkain niya. Sabi ko sa inyo eh, dog food rice, kumakain na yung aso ko ngayon. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video yung ginawa ko. So tagi nyo tandaan, andito ako para i-share ang aking mga experience alaga kong si Bella. At sana po ay nakatulong ako sa mga newbie. May mga information ako nasabi sa inyo na pwede nyo gawing basehan or something. Shout out muna tayo kay Shirel Ranolo, Prince Mark Valerio, ang Luis Manzano ng Angeles Pampanga. Napakagwapo niyan pag nakita nyo sa personal. Randolph Lade ng Bohol, John Paul Makoko from Isabela Region 2. So hanggang dito na lang po mga ka-all around. Ingat kayo lagi. Sa mga nag-aabang po pala, maraming salamat po sa inyo. Actually, every week lang po talaga ako nakakapag-upload. Pasensya na rin po at medyo busy rin ako. So hanggang dito na lang po. Bob Sticks out!